So mga tol, matapos nga pong maibakante ni Gennady Golovkin ang tatlong titulo niya sa middleweight, ang IBO, WBA Super at IBF, pinaglabanan na nga po ang titulo niyang ibinakante na IBF nito lang July 1 sa Germany. Yan nga po ang laban sa pagitan ng unbeaten na si Vincenzo Gualtieri ng Germany versus unbeaten din na si Esqueba Falcao ng Brazil, na ipanalo nga po ni Vincenzo Gualtieri ang laban via unanimous decision na ginanap sa baluarte niya. Dalawang beses pa niyang pinabagsak si Falcao. Unang bagsak na ito sa round 2, pangalawa sa round 10. Dahil dyan mga tol, may bago ng kampiyon ng IBF middleweight. Umabante na ang record ni Vincenzo Gualtieri sa 21-0 and 1 draw with 7 knockouts. Habang nakalasap naman ang unang talo si Falcao, bumagsak na ang record sa 30 wins and 1 loss with 20 knockouts. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na nga po ang rematch ng pambato ng heavyweight ng China na si Shi Li Sang versus Joe Joyce ng UK ngayong September 23 sa Wembley nga po sa arena magaganap ang laban. Kung matatandaan, tinalo na ni Shi Li Sang itong dating WBO interim na si Joe Joyce via technical knockout sa round 6, magtatatlong buwan na ang nagdaan mula nga po na makalasap ng unang talo itong si Joe Joyce, nawala na ito sa pinag-uusapan na heavyweight na potential na magiging world champion. Ngayon, gustong ibalik ni Joe Joyce ang pangalan niya. Para mangyari yan mga tol, kailangan niya makabawi dito kay Shi Li Sang. Willing naman tulungan ng WBC heavyweight world champion Tyson Fury itong si Joe Joyce sa pag-prepare na ito sa labang kay Shi Li Sang. At alam daw ni Fury mga tol kung paano daw talunin itong si Shi Li Sang. Kung gusto daw ni Joe Joyce na talunin ang katulad ni Shi Li Sang na kaliwete, pumunta daw ito sa kampo niya at tuturuan daw niya ito kung paano daw talunin ang kaliweteng boksingero. Ibabahagi din daw ni Fury mga tol ang sikreto sa kanya kung paano daw talunin ang Chinese na ito. Mag-sparring daw sila ng maraming rounds at hindi daw siya maniningil ng mahal. Sa kabilang dako naman mga tol, Alexander Usyk, nareject daw ang offer ni Wilder na malaking pera para maglaban sila sa December. Maraming beses na daw inalok ni Wilder si Usyk na malaking pera, subalit ayaw daw pumalag ni Usyk. Ayaw daw siguro ni Usyk magka-problema sa kanya. So parang sinasabi ni Wilder mga tol na natatakot sa kanya si Usyk. Kung hindi papalag si Usyk sa kanya mga tol, baka ang makalaban ni Wilder kundi ang former heavyweight world champion na si Andy Ruiz, o kaya naman ito rin dating kampiyon na si Anthony Joshua. Sa ngayon kasi mga tol, mas gusto ni Wilder si Usyk dahil hawak nito ang tatlong titulo sa heavyweight. Nakatakda naman depensahan ni Usyk ang mga titulo niya sa mandatory niya na si Daniel Dobbios ngayong August 26. Sa ibang balita naman mga tol, sa latest update naman po dito kay Donny Asnietes, puspusan na nga po ang pag-iinsayo niya dahil nalalapit na ang laban niya. Ngayon July 22 na nga po yan para sa IBO Bantamweight title kontra dito kay Muhammad Wasim ng Pakistan. Pinakita pa din ng former 4 Division World Champion ang liksi niya at lakas sa kabila ng edad niyang 40. Samantala, naghahanda na nga din po ang former 3 Division World Champion General Casimero sa paparating niyang laban. Sinabi nga po sa post niya, nahanda na ba kayo mga solid quadro alas it's my boy fans? So abang-abang na lang tayo mga tol, baka bigla na lang i-announce ni quadro alas kung sino ang makakalaban niya. Sinabi kasi ng team niya noong nakaraan na ngayon July na daw ang announcement.